napakalaking panaisipan. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap at hindi mo alam kung ano ang nakatadhana sa'yo. Ika nga nila, habang nabubuhay ka, piliin mo ang maging masaya. Pinili ko ang maging masaya kasama ang barkada. Ang saya na hinahanap ko ay nahanap ko sa kanila. Kapag kasama ko sila ay nawawala ang aking problema. Sinusulit namin ang bawat sandali na magkakasama at ginagawa namin ang mga bagay na gusto namin. Wala kaming pakialam kung tama o mali man ito, basta masaya kami. Dito na nga nagsimula ang pagbabago ng takbo ng buhay ko. Pamilya to.
Who made this cake, Mom? Me, of course. How is it? It tastes good. Hindi naman siya nakakasawa. At hindi rin gaan katamis. Ah, thank you, anak. Pero kahit gano'ng pa yung kasarap, kung hindi ka marunong makontento, mawawalan ka ng gana. How about you, Clara? Honey, how's school? Good, Dad. How about you, Marcos? I heard that your business was very successful. Napadaan ako sa listo mo, dami tao. Yes, Dad. Actually, magandang takbo ng business ko ngayon. Madalas nang dinarayo. Oh, you just only hear. Hindi mo alam. What do you mean? Napadaan ka sa resto ng anak mo. Dinaanan mo lang, hindi mo pinuntahan. Pero yung kaibigan mo, pinupuntahan mo. Isabel? O baka naman kasama mo yung kaibigan mo kaya di ka pumasok sa resto dahil nahiya ka. Isabel, nasaan tayo ng mga bata? Mami, malilate na ba ako sa school? Oh, you already done. Go pack your things. Ihatid kayo ng daddy mo, total wala naman siyang business trip. Di ba, love? Yeah. Let's go, mga anak. Okay. Oh, goodbye na. Bye, mami. Ingat. Bye, mami. Bye po. Okay na ba mga gamit nyo? About earlier. Go, sorry. Anak, careful. Oh, hi dear Clara. Hi. I like your earrings. Oh, maxing ganda mo. Peter. Anyways, pops ko mag-drink sa kantin sa amin later. Sige ko yun na lang. Tigilan nyo lang si Clara. Alam nyo lang kung saan yung mag-training. Hi, girls! Hello! Oh, tignan mo itong isa. Hindi sana mag-isa, kaya iba-iba yung pasang. Hoy, bakla, tumigil ka nga, bakit umuwi ka lang sa gabi ng maaga? Siyempre, nakarami na ako eh. Guys, nandiyan na si Ma'am! Basta mamaya, sigur tayo. Clara, saan ka ba talagang mag-isa? Hindi naman. Gusto ko lang talaga mapag-isa. Hoy, yung usok mo! Lulukin mo nga yan! Huwag ka pala desisyon. Hoy, Lu, kung makita ka. Oo nga, akin na nga yan. Concerned kami sa'yo. Oh, talaga? Concerned ka? sorry, be. Pag-pasensyon mo, talaga yung mga yan. Okay lang. Time na, hindi pa kayo papasok? Sige, sunod lang kami. Sige, una na ako ha. Bye! Yes? Meron ka vanilla? What do you mean? Bawang subukan. Ang alin? Wala, tara na. Mami, paya ka na muna. Ate, mauna na pa ako sa room ko. Okay.
Everything will be okay, Mom. Uy, si Clara, oh. Puntahan natin. Tara, let's go. Mag-isa ka na naman? Nagugutom na ako. Bilhan mo na ako, Lera. Sige, ako nabibili. Ano bang gusto niyo? Kahit ano lang sa akin. Akin? Kahit siya lang. Char, burger lang. Ikaw, Clara, anong gusto mo? Ah, sige lang, Kim. Kumakain na kasi ako. Sure ka? Oo. Ah, sige, bibili na ako. Sige, samahan ako pa. Ang dubi. May salit ako. Pasensya ka na, girl, ha? Mabesyo lang kami, pero mabesyo ka. Kalang hindi. Hindi ka pa ba nakatry mag-sigarilyo? Ah, hindi eh. How about umiinom? Ah, pag may occasion lang. Oh, gagawin niyo. Thanks, bitch. Hi. By the way, hindi ba't mayaman kayo? Ah, hindi naman. Kim, pengi nga dyan. Sure. May ano yan? Mukhang mahuli ko ng teacher. Hindi yan, hindi naman tayo makikita. Gusto mo ba subukan? Ha? Hindi, sige lang. Try mo lang, lasang chocolate to. Oo nga, masarap yan. Try mo na. Oh, sige na. Hala, asan kayo? Ano ba to? Ganto kasi yan. Sibihan, higupin, at ibiga. Guys, may announcement sa GC. Wala na raw pasok. O talaga? Gala na! O tara, pahangin tayo. Sama ka, Clara. Anuin tayo. Ikaw, Clara, wala ka bang gagawin sa bahay niyo? Wala naman. Tara na! Kaso baka may klase tayo. Wala na, girl. Nag-announce na sa GC. Uuwi na lahat ng paklase natin. Tara na! Nakasaglit lang tayo, ah. Sure. Tara na. Nauhaw na ako, mga B. Nauhaw ka sa tubig o sa alak? Tara, chat. Di ba, Clara, umiinom ka rin? Oo, as I said, hindi naman masyado. Gusto mo, turuan ka namin? Tara, isang beer lang. Chika, Clara. Pwede naman, pero siguro next time na lang. Kulang lang sa tulog, ilang araw na kasi ako di makatulog ng maayos. Bakit? May problema ka ba, Clara?
Hello, boss. Ah, sige, papunta na. Bye, guys. Mauna na ako, ah. May client kasi ako ngayon, eh. Aba, mukhang nakakarami ka. Uy nga pala, baka may panunod ko pa. Bakit? Magpapabaksin ka? Teka, may dala ka ba dyan? Bakit? Anong gagawin mo? Bigyan mo naman tong front natin, pampakalma lang. Loko, hindi siya gumagamit na ito. Mali mo, magustuhan niya. Pampareflash ng utak niya. Teka nga, ano yung mga sinasabi mo? May ibibigay kami sa'yo, girl. Gabe, akit na nga yan. To, tawas? Oo, tawas. Tawas na masarap. Oo, try mo yan. Pampakalma na, pampaganda pa. Try mo lang, girl. Maganda yan. Sure kayo? Oo, maganda yan. O ano, masarap di ba? Iba ng lasa, pero okay lang. Masarap pa din. Kaya talaga yung pag-unang try, masanay ka din. Uy, tago mo na yan. Baka makakita pa sa atin. Oh, una na ako ah. May client pa kasi ako eh. Libre yan ngayon, sa sunod hindi na. Naghalo ang saya at takot na nararamdaman ko. Alam ko na ipinagbabawal na gamot ang ibinigay nila sa akin. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko ay nangibabaw pa rin ang saya na aking nararamdaman. Sa sobrang saya namin ay hindi ko na malayang gabi na pala. Ate Clara, ano ba? Nakakagulat ka naman. Ano nangyari sa mukha mo? Nabuburing po kasi ako eh. Bakit kayo talaga ko eh? Hindi na ako sa kanyang business. By the way, nandiyan na ba si Kuya? Sabi niya mag-overtime daw po sa trabaho niya. Okay. Hindi ka ba kakain? Hindi na busog pa ako. Magtulog ako. Bye. Effective kaya to? Sorry sa nagawa ko kahapon, hindi ko na ba sinasadya? Mali yung ginawa mo, Dad. Son, I'm so sorry. I'm so sorry, son. Mauna na po ako. Clara, hindi ka pa naman tapos kumain eh. Busog pa po ako, Kuya. Iyan din na kita, anak. Huwag na, Dad. Good morning, girl. Morning! So, pakiramdam mo, okay ka na ba? Okay naman. Bakit kung hindi ko kapag iba ka? Baka may transaction. Transaction? Ito, traveler, business medicine. Wow, ayun naman ito! Ma? Buti na lang, launa ako. Okay. Good morning, ma! Thank you.
Clara? Okay ka lang ba? Sinusundan mo ba ako? No, bakit kita susundan? Kalalabas ko lang ang TR. Ano na nangyari dyan? Teka, dugo ba yan sa bibig mo? Ha? Oh my God. Ano sabi ng asthma? Tayo mo kaya magpa-check up. Hanggang 3 p.m. lang na tayo mamaya. Friday ngayon! It's Friday! Mary, sama ka mamaya. Saan? Alam mo yung kantang kaya ano sila? Dugtuan mo tong party girl. Loving and the guy and the... club? Yon! Hindi ba nakakapunta doon? Hindi pa yun. Tara, gusto mo sumama? Nag-iisipan ko kung sasama ba ako o hindi. Mas nang ibabaw ang aking pasya na sumama sa kanila dahil na rin sa curiosidad kung ano ang meron sa loob ng club. Dahil wala akong dalang damit, ay nagpasya na lamang sila na pahiramin ako. Nag-text ako kay kuya na baka magagabihan akong umuwi dahil tatapusin namin ang aming thesis. At pumayag naman siya. At hindi mawawala ang makeup. Ganda, no? Oh, huwag mo nang tingnan. Baka maging straight ka pa. Kahit mahubad pa kay sarap ko, lalaki pa yun ang gusto ko. Talaga ba? Check. Hindi naman nakakalasin.
Sa bawat pag-inom ko, pakiramdam ko ay nakakalimutan ko ang mga problema sa bahay. Pakiramdam ko ngayong gabi ay malaya akong gawin ang mga gusto ko. Sa gitna ng kasiyahan ay may nakita akong isang pamilyar na lalaki. Pakiramdam ko ay natunaw ang aking mundo. Dad? Oh, Clara, saan ka pupunta? Teka, sandali lang. Kumusta ka na? Okay lang po, Dad. Nakikiramay sa pagkawala ng mama mo. Sandali lang, anak. Pasensya
Diyan si ma'am. Ay, girl, meron. Pero binigyan ko sa'yo mo. Pag-uwi ko na kayo dito sa'yo pa. Oh, sure. Bigay ko sa'yo dito. Habang nagkaklase, excitement ang nararamdaman ko na tila ba walang nangyari kagabi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng aming guro sa harap dahil sa paningin ko ay nakikita ko ang sarili ko na nagsasaya at walang nararamdamang problema. Nang mag-uwian ay inabot sa akin din ang gamot na hinihingi ko. Binigay ko ang bayad sa kanya at na maalam na sa kanila upang umuwi. Clara! Anak! Kinakausap kita! Anak, anong ginawa mo sa club kagabi? Mga malayo, nagkayan ako ng mga kaibigan. Paano mo padala sa akin yung gabi ng pag-uwi mo ah? Anak, may problema ka ba? Ikaw, ma. May problema ka ba? Umalis na yung daddy mo. May business trip daw siya. Eh, di aalis ka din? Oo. Pupunta na ako ng Manila. Magtatrabaho. Kayo talaga kami, dad. Puro na lang trabaho ang hinakatupag ninyo. Ang malala pa doon, nag-iwan pa kayo ng sama ng loob bago umalis. Clara, ano na mga nangyayari dito? Ano-ano na naman to, kuya? Kayo ka mo! May kasalanan ka pa sa akin kagabi, ha? Ah, talaga, kuya? Bakit hindi mo sabihin kinawa kung ano kasalanan nila sa atin? Pero magulang ka rin natin sila. Kaya ka dapat intindihan? Eh ako, kuya, naiintindihan niyo ba ako? Alam, hindi ka naman ganito dati, ha? Siyempre, ma'am, hindi mo talaga malalaman kung sino at ano ako dati. Sinabi mo kay dad na wala siyang alam sa pamamahay na to? Bakit ikaw ba, ma'am? May alam ka ba sa pamamahay na to? Hindi pinabigyan ka ng allowance mo ngayong buwan. Okay din. Apa, Clara, bastos ka ng karanga. Hayaan mo niya muna, anak. May oras na muntik kaming mahuli pero dahil magaling ang sinungaling ang mga kasama ko ay nakakalusot kami. Dahil wala akong allowance ay nagpasya na rin akong gawin ang mga ginagawa ni Kim. Pasimple na rin akong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At natuwa ako dahil malaki-laki ang kinikita ko na ipinanggagastos ko sa pang-araw-araw. Nalaman ni Dad na hindi ako binibigyan ni Kuya ng pera. Pinadalhan niya ako ng pera kasabay nito ang paghingi niya ng tawad sa nangyari. Gayon din si Mami. Ngunit hindi ko sila pinansin. Naging mataas ang pride ko. Gabi na ako umuwi at hindi sila pinapansin. Tulong!
Doki, pasok pa kasi talaga ako eh. Bago ka umalis, pwede ba kitang makausap sa bed? Sige po. Kailan mo pa nararamdaman yung mga simptoms sa sakit? Alam na ba na makakulang ko? Pansin mga kapatid, tayo ay nakararanas ng mga pagsubok. May panahon ng kasiyahan at may panahon rin ng kalungkutan. Uy, Clara, ito po yan. Sis, Emma, ako na po kakakunta niya. Anong ginagawa mo dito? May activity kasi yung church namin. Ikaw? Okay pa pala ba? Obvious naman, di ba? Papagbago ng panahon, minsan masaya, minsan malungkot. Minsan nasa ibabaw tayo, minsan nasa ilalim. Ipauli lahat para sa pagbabago. Hindi ko pa rin pinansin ang mga sinasabi ng aking kaklase. Naging madalas pa rin ang pagsama ko sa mga kaibigan ko dahil pakiramdam ko, nakakalimutan ko ang tunay na kalagayan ko. Madalas pa rin akong umuuwi ng gabi at sumasama sa kung ano-anong party at nagbebenta pa rin ang ipinagbabawal na gamot. Ang bawat takbo ng oras ko ay sinusulit ko kasama ang barkada. Grabe, akala ko talaga napaka-innocent ni Clara. Kaya nga eh, di ko alam na mapapasama rin pala siya. Hanggang ngayon wala pa rin pakialam sa mga mandad. Bakit? Ano nangyari? Nakita ng kapatid ko yung panusok ko eh. Panusok? Pang-boxing niya daw. So, anong nangyari? Siyempre, as usual, hingin naman sa bahay. Pariyo tayo. Ang hirap din ng sitwasyon ko. Kaya nga ayaw ko umuwi sa bahay. Masakit kasi si Mami, and you know what, ako lang yung nag-aalaga sa kanya. And yung mga kabag-anak niya, walang pakialam sa kanya. Namatay na kasi si Daddy, and ako lang yung nag-iisang anak. Ang sakit para sa akin na makita nagkakaganon siya. Pero mas masakit na andyan ako pero parang wala akong halaga sa kanya. Okay lang yan. Ako nga, kung kanikanin lang nakikitira, nakakahiya nang walang permanenteng tirahan. Di ba nga, minsan, sa inyo na lang ako nakikipulong. Buti pa nga kayo eh. May pamilya o kamag-anak pa. Eh ako, wala na. Alam niyo naman yung nangyari sa akin, di ba? Maaga ako nang ulila. Kaya nga, nagtrabaho ako ng ganito eh. Kahit ipinagbabawal na gamot, ginagawa ko na lang. Siyempre, kailangan ko para ipang support ako sa sarili ko. Kaya kapag may narinig nga akong negatibo about dito, hindi ko na pinapakinggan eh. Hindi ko naman ginusto eh, dahil lang talaga ng pangailangan. Siguro, hindi pa huli para magbago. Hays! Pero bukas na tayo magbago! Mag-enjoy mo na tayo! Let's go! Muli kaming nagsaya at tila ba hindi narinig ang problema ng bawat isa. Simula nang mapasok ako sa ganitong sitwasyon, napansin ko na hindi na ako natatakot na subukan ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kahit na alam kong delikado ito para sa akin. Masama ang loob ko sa pamilya ko, kaya't naging ganito ang landas ko. Alam kong mali pero ginawa ko pa rin. Napaisip ako. Pinili kong maging masaya, pero tama bang sumaya sa maling gawain? Sana natuwa
Clara, anong oras ka umuwi kagabi? Wala kang pakidal. Saan ka galing kagabi, Clara? Ba't hindi mo sinasagot ang tawag ko? I have to go, pa. Anak na, kinakausap pa nga kita. Umayin ka muna nga. Busog na ako sa sama ng labo. Abog, basog ka. Clara, kumain ka na. Ang hirap na pagkara sa atin ganito. Kasi lalim ko ito, anak. Patuwarin mo ako. Hindi ko alam na may ganito na pala nangyayari sa'yo. Akala ko okay lang ang lahat. Dapat sinabi mo sa amin. Pamilya mo kami. Mamdan, natakot ako. Akala ko kasi magiging okay ako eh. Hindi ko alam na ganito pala yung mayayari. I'm sorry. Okay na. Pagbarang kami ng mama. Nagkulap na bisay mo na kapatid. Sorry, ma. Hindi namin nagawa ang part na. Sorry na sa mga nagawa ko. Kami ang may malaking kasalanan dito. Pagkakamali namin lahat ito. Yeah. Yan. Kasi wala naman pa rin na kami na anak. Ba't huwag ka muna, Clara, at bibigyan ako ng makakain? Hindi okay. Antay na rin kayo dito ah. Anak, huwag sa pakiramdam mo. Okay na lang. Anak, pakisya sa lahat ah. Pakisya sa... Palagi wala kami ng mama mo. Huwagbayaan namin kayo ng mga kapatid mo. About lang sa babae nakita mo sa club. Sa totoo lang. Kaya nakasa ko sa labas anak eh. Eh, natakot ako aminin sa mama mo kasi palagi kami hindi magkasundo. Kailangan ko kasi na wala na yung mama niya kaya kinakausap ko siya. Pasensya na din po, hindi kita inintindi. Pero anak, hindi ko matanggap eh. Ang hirap. Ba't di mo sinabi agad? Bakit? Dad, akala ko po kasi kagaling ko. Akala ko pa ng dalian na yung sakit ko. Hindi ko naman alam mga kaabot sa ganito. Pagiging okay ka, anak. Pagiging okay ang lahat. Di na kami alis sa tabuha. Lumaban ka, anak. Kasama mo kami. Lalaban tayo. At payo mo na sila. Sige na, payo mo. Me.
Naalala mo pa nung bata ka pa? Nanghilig mo sa aso. Oh, gising ka na pala, anak. Halika, kumain ka muna. Kumakunin mo yung daddy. Hi, Ate. Kumusta ka po? Kumusta, Clara? Anong nararamdaman mo ngayon? Excuse me, ma'am. Check mo lang po yung BP ng patient. Good morning. Yes. Sure po, Dok. Salamat po. Salamat po. Ay, teka lang. Pag-ibigay po ang patungan nila yung private. Yung private lang ba? Sige po, ate, pag-alang ka po, ah. Sige po. Hi nga pala sa mga kaibigan ko. Gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat ng memories na binigay niyo sa akin. Naging masaya tayo sa maling gawain at alam ko na may kanya-kanya tayong rason kung bakit tayo napasok sa ganong sitwasyon. Napakasaya mamuhay sa tamang paraan. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga pagkakamali natin. Kung ano man ang problema sa buhay, lagi nating isipin na may rason ito. Hindi sagot na gawin ang mga maling bagay kagaya ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot para sumaya at para makalimutan ng problema. Hindi maganda ang epekto ng maging masaya sa maling gawain. Sa pamilya ko, patawarin niyo po ako kung ano man ang nagawa ko. Pasensya na kung hindi ko po nasabi ng maaga ang sitwasyon ko. Ayoko pong mag-alala kayo sa akin kaya tinago ko ang sakit na nararamdaman ko. Sa internet lamang ako naghanap ng maaaring solusyon para sa kalagayan ko. Akala ko po magiging okay ako. Ngunit nagkamali ako. Nalaman ko na malala na pala ang nararamdaman. Nung nalaman kong malala na ang sakit ko, ipinagpatuloy ang maling gawain na nasimulan ko kasama ang mga barkada ko. Dahil sinabi ko sa sarili ko na hindi na rin naman ako tatagal sa mundong ito. Nung una ay naging manahid ako. Pero sa totoo lang po ay natakot ako. Hindi ko matanggap na nasa end stage na ang cancer ko. Natakot ako na iwan kayo. Natakot na mawala sa mundong ito. Pero ngayon, Mom, Dad, Kuya, Bunso, pakiramdam ko ay handa na ako.
Salamat po sa panahong kapiling ko kayo. Sana po ay maging masaya rin kayo kahit wala na ako. Mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Ang buhay ay maikli lamang, kaya't iparamdam mo ang pagmamahal mo sa iyong pamilya. Piliin mong maging masaya sa mabuting paraan. Lahat ng pagkakamali ay may rason. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Sige lang. Saan ba ako dito? Oo.